Hello everybody, welcome back to my channel. This is Daddy Rick again, talking about the reality of life. And welcome to our segment, Straight from the Heart, on our episode 3. And before we start, I would like to make a mega shout out to all my subscribers. And if you're not yet subscribed, please don't forget to subscribe. So before we start, let us go with our short intro before jumping to our episode 3 na may titulong Tunay na Pag-ibig sa Ikalawang Pagkakataon. So, join me. Maraming nag-aakala na ang pangalawang kaligayahan ay mahirap ng matagpuan, lalo na kung ikaw ay may daladalang baon galing sa kahapon na bunga ng isang pagkakamali. Pero madalas ay tinatakda sa atin ng Diyos ng sanlibutan na isang pagpapatunay na hindi hadlang ang nakaraan upang matagpuan ang isang taong makakasama natin at tatahakin ng magkahawak kamay ang daan patungo sa pangakong habang buhay na pagmamahalan. Ito ay kwento ni Susan, isang OFW sa Qatar, isang dalagang ina na hindi inakala na sa kanyang baon na alaala galing sa isang pagkakamali ng kahapon ay matatagpuan ang isang panibagong pag-ibig na maghahatid sa kanya sa dambana. Tunay na pag-ibig sa ikalawang pagkakataon. Dear Daddy Rick, tawagin mo na lang akong Susan, isa sa mga personal assistant ng isang dugong bughaw dito sa Qatar. Lagi kong inaabangan ang iyong mga vlogs, lalo na kapag nag-livestream ka na sadyang nagbibigay ng saya, aral at kaalaman sa mga taong nakikinig sa iyo. Nung sabihin mo ang plano mo tungkol sa segment na ito, lubos ako natuwa na maibahagi ang aking kwento upang maging inspirasyon sa mga katulad kong naging isang dalagang ina. Dati Rick, 20 years ago nang una akong tumungtong dito sa Qatar. Ako ay isang waitress noon sa isang hotel na pag-aari ng isang mataas na prinsipe sa bansang ito. Sa panahon na yon, doon ko nakilala si, tawagin na lang natin siyang Ramil. Malayong agwat ng edad namin at alam ko rin na may asawa siya sa Pinas. Katulad ng madalas na kwento ng isang tulad ko na naging isang kabit, ang masasabi ko lang ay nabulag ako sa nadamang pagmamahal ko kay Ramil. Mabait si Ramil, maasikaso, masayang kasama, magandang boses na talaga namang naging dahilan ng pagka-inlove ko sa kanya ng mga panahon na yon at higit sa lahat, galante. Tumutulong siya na madagdagan ang aking sahod sa bawat buwan para makatulong sa pamilya ko. Halos sa bahay na niya ako nakatira kesa sa accommodation na nakalaan para sa amin ng kumpanya dahil na rin halos ayaw kong nawawala siya sa aking tabi. Isang pagkakataon ang dumating na isa ako sa napili ng kapatid na babae ng aming employer na ililipat sa kanyang palasyo at magiging parte na tagapagsilbi na nasa ilalim ng catering division kung kaya't mananatili pa rin kaming manunuluyan sa accommodation kung saan kami nakatalagang tumira hanggang malaman kung sino-sino ang aktual na makakapasa sa mga pipiliin ng amo naming prinsesa. Sa pagkakataon na yon, Daddy Rick, nag-alinlangan ako sa magiging katayuan ko kung sa palasyo na kami titira dahil hindi na kami basta makakalabas at hindi ko na rin makakasama pa si Ramil. Isang bagay ang pumasok sa isip ko na tulad ng ibang nagtatrabaho sa palasyo na maaaring mag-leave out kung sakaling under marriage status at hindi empleyado sa palasyo ang asawa nito. Kinausap ko si Ramil sa bagay na yon pero kasabay ng aking plano ay isang balita din ang kanyang dala sa akin. Siya pala ay padadala ng kanilang kumpanya sa Amerika at kailangan na niyang ayusin ang lahat sa lalo't madaling panahon. Ang sakit, Daddy Rick, pero wala akong magagawa. Hindi ko pwedeng pigilin ang pagkakataon sa buhay ni Ramil
dahil hindi naman niya ako tunay na asawa. Naging mabilis ang pangyayari, Daddy Rick, sa pag-alis ni Ramil. At maliban sa sakit na iniwan ng kanyang paglisan, nasundan pa ng isang panibagong sakit. Dahil makalipas ang 2 buwan, nalaman ko na buntis pala ako. Hindi ko alam ang gagawin ko, Daddy Rick, lalo pat nasa palasyo na kami nakatira. Pinilit kong itago ang sitwasyon ko sa aking amo sa tulong ng aking mga kaibigan. Na kahit nasa loob ako ng bahay, ay patuloy ako nakasuot ng abaya para takpan ang paglaki ng aking tiyan. Sa mga panahong yun, Daddy Rick, naputol ang communication namin ni Ramil. Wala akong nagawa. Alam ko kasalanan ko ang lahat, kung kahit kailangan kong harapin ang lahat ng nag-iisa. Pagtungtong ng 7 buwan ng aking pagbubuntis, nagpaalam ako sa amo ko na kailangan ko magbakasyon at nagdahilan na may importante akong kailangan ayusin kung maaari ako manatili sa Pinas ng 4 na buwan. Nagulat ako sa naging sagot ng amo ko nang sabihin niya na kung malapit na akong manganak. Natulala ako sa pagkabigla dahil alam kong bawal sa kanilang batas ang katayuan ko. Pero natabunan ng lahat ng tuwa nang sabihin niya na wala akong dapat alalahanin. At malinaw sa kanyang lahat. Hindi lang daw siya nagsasalita dahil hinihintay niya na niya ang panahon na magsasabi ako sa kanya. Para akong nabunutan ng tinig, Daddy Rick. Salamat sa pagkakaroon ng amo na lumaki sa Western Country na ubod pa ng bait at maunawain. Sa madalit sabi, Daddy Rick, umuwi ako sa lalong madaling panahon at nanganak sa Pinas. Maliban sa masayang parte na wala akong naging problema sa amo ko, na binigyan ako ng 6 months visa para manatili sa bansa upang maging sapat ang pahinga bago bumalik sa Qatar, lubos din ang pagtanggap ng aking pamilya sa nangyari sa akin. Sa kabila ng lahat, nadama ko na hindi ako pinabayaan ng Diyos dahil napaligiran ako ng mga taong umunawa sa nagawa kong pagkakamali sa buhay ko sa naging relasyon ko kay Ramil. Sa mga panahon na inilagi ko sa Pinas, nakarga at inaasikaso ang aking anak. Pilit ako nakipag-ugnayan kay Ramil para malaman kung susuportahan ba niya ang kanyang anak. Pero sa kasawiang palad, wala akong natanggap na sagot mula sa kanya hanggang sa ang numero niya ang gamit ay hindi ko na makontak. Masakit man, hinarap ko ang lahat alang-alang sa anak ko. Kailangan kong maging matatag para sa kanya. Kahit bunga siya ng isang pagkakamali, aminado akong bunga siya ng pagmamahal ko sa kanyang ama. Mabilis na lumipas ang panahon, Daddy Rick, at 5 taon na ang anak ko nang makilala ko ang taong muling nagpatibok ng puso ko. Tawagin na lang natin siya sa pangalan Danny, isang binata. Bagong kasama namin sa palasyo bilang butler ng panganay na anak ng aking amo. Mabait si Danny, Daddy Rick. Maalalahanin, maasikaso, malambing. Para kaming teenager na panayandalita ng sweet messages sa text o sa messenger. Isang bagay na nagbigay kulay muli sa aking buhay. Pero may takot ako sa dibdib ko dahil di ko pa nagawang aminin sa kanya na ako ay isang dalagang ina. 1 taon na rin kaming may unawaan sa isa't isa. Pero pilit kong iniiwasan na may mangyari sa amin dahil na rin sa takot na matulad lang sa aking nakaraan at bigla niya akong talikuran dahil na rin sa bagahing bitbit ko na madalas nangyayari sa mga katulad ko. Sino nga bang seryoso sa isang dalagang ina, Daddy Rick? Hindi naman lingit sa kaalaman ng aming mga amo ang aming relasyon. Madalas nga ako sinasabihan ng amo kong babae na kung sa tingin ko si Danny na talaga ang lalaking nararapat sa akin, huwag kang matakot aminin ang aking nakaraan. Dahil kung mahal daw talaga ako ni Danny, tatanggapin niya ang lahat sa akin, pati ang aking anak. Ang dahil doon, Daddy Rick, lakas loob na rin akong kausapin ng masinsinan si Danny upang aminin ang lahat tungkol sa akin. Natapos kami mag-usap nang hindi siya nagsasalita at ang huling sinambit lamang niya ay salamat sa pagsasabi ng lahat at nagpaalam na siyang magpapahinga na siya. Ang sabi ko sa sarili ko, pagtalikod niya, Daddy Rick, tama lang pala na hindi ko ibinuhos ang pagmamahal ko sa kanya. Tama lang pala na iniwasan kong humantong kami sa mas malalim na parte ng isang relasyon dahil baka kung nagkataon, ay matulad sa aking nakaraan na ang masakla pa madagdagan ng aking bagahe na magkakaroon ng kapatid ang aking anak na ibang ama. At masabihan ako ng pamilya ko
na din ako natuto sa unang pagkakamali. Kaya tama talaga ako. Wala nang papatol pa sa isang tulad ko. Pero nagbago ang lahat ng yon, Daddy Rick. Isang alaala na di ko makakalimutan sa buong buhay ko. Makalipas ang ilang araw ng huling pag-uusap namin ni Daddy. Valentine's Day ng 2014. Habang abala kaming lahat sa pag-aasikaso ng isang munting selebrasyon na pinahanda ng aming amo at sa gitna ng inayusang function room, binulaga ako ng pagdating ng aking among babae kasama ang kanyang maliliit na anak na nagsasaboy ng petals ng bulaklak mula sa pintuan papunta sa aking kinatatayuan. Buong akala ko ay para iyon sa selebrasyon na gaganapin sa araw na iyon na dagdag sa plano nila. Nagulat na lamang ako nang biglang pumasok si Danny, Daddy Rick, na may daladalang isang bugkos na bulaklak at papalapit sa akin. Sa buong akala ko ay upang iabot sa akin ang mga bulaklak upang idagdag sa dekorasyon na nasa mga lamesa na. Pero ibang nangyari, Daddy Rick. Para akong nagyelo matapos iabot sa akin ni Danny ang mga bulaklak at halikan ako sa lobby, sabay luhod sa harapan ko kasabay ng pagbukas na isang maliit na kahon na may sinsing at sinabing, "Susan, mahal ko. Will you marry me?" Kasabay noon na may binalatlat na tarpaulin ang aking mga kasamahan at sabay-sabay silang sumisigaw ng, "Say yes! Say yes! Say yes! Marry Danny! He loves you, Susan!" Parang isang fairy tale, Daddy Rick. Naiyak ako at itinayo si Danny at sinabi ko sa kanya, hindi ako nararapat sa ginagawa niya dahil sa aking nakaraan. Ang isinagot sa akin ni Danny, hindi siya sumagot sa pag-uusap namin dahil ayaw niyang ipaalam sa akin na matagal na niyang alam ang lahat at tanging pagtatapat ko lang ang hinihintay niya. Muli siyang lumuhod at muling sinambit ang katagang, "Susan, mahal ko. Will you marry me?" Sa kabila ng garalgal na boses dahil sa aking pag-iyak, Daddy Rick, marahan kong sinambit ang katagang yes. Naghiyawan ng lahat, pati ang aming mga amo, ang kanilang mga anak, ang mga kasamahan ko sa trabaho, lalo na nang isinusuot ni Danny sa akin ang sinsing. Para akong nakalutang sa ulap sa sobrang ligaya kong nadama. Ang selebrasyon ay handa pala naming ay para sa proposal ni Danny na ang pasimuno ay ang aking among babae at ang anak niyang panganay. Sobrang ligaya ko ng oras na yon, Daddy Rick. Hindi ko kalain na mangyayari ang ganon sa isang tulad ko. Dito kami sa Qatar nagpakasal sa taong din yon sa Philippine Embassy sa kagustuhan ng aking amo upang maitalaga na daw nila kami as couple at wala nang magiging problema saan man kami pumunta. 2015, Daddy Rick, sabay kaming umuwi upang magpakasal sa simbahan. Sa kasalukuyan, may dalawa na kaming anak, 5 taon ang aming panganay at 3 taon ang bunso. At 11 taon naman ang kanilang pinakakuya ay tinuring na sariling anak ni Danny at ganoon din ang aking anak sa pagkadalaga na proud dahil meron na siyang tinatawag na papa. Hanggang ngayon, Daddy Rick, kapag tinitingnan ko ang aking pamilya, hindi pa rin ako lubos na makapaniwala na mangyayari sa buhay ko ang biyayang ito ng Diyos. Sana sa lahat ng may kahalintulad ng aking naranasan at aking nakaraan, maging inspirasyon sana ang aking kwento at huwag kalimutang maging tapat sa taong muling mamahalin at magmamahal sa iyo. Dahil yun ang magiging daan upang mapagtibay ang panibagong pag-ibig na may basbas ng Diyos na lumikha patungo sa pangarap na habang buhay na pagmamahal. Wow, that is truly an inspiring story. Thank you very much, Susan, for sharing your love story. And before I continue, I would like to share and dedicate this song to you, our featured song coming from our dear friend here in YouTube, Joseph Ryan Dimalanta, featuring his original song, When I'm With You. So long before I ever
is something that would kill me now. I didn't mean to be like this. I find hard to stay risen. The stronger it gets, the harder to live without you now. Cause when I'm with you, the darker skies are turning blue. Will you say I do? You're the happiest day in my life to be with you. To be with you. I was loving you so much, I didn't know when it started. This feeling I get is something I could never understand. Song. Again, thank you very much, Joseph Ryan Dimalanta, for your original, When I'm With You. It's truly a good song. And I hope, Susan, that you like this dedicated song for your inspiring love story. Actually, I don't have anything much to say, you know, regarding that sweet love story, Susan. It's truly inspiring. The only thing I just want to add for our viewers is always remember, God always prepares something for us. Hindi man ngayon, hindi man bukas. Alam niya kung kailan talaga dapat niyang ibigay o kung kailan dapat dumating ang isang bagay na nararapat para sa atin. Huwag tayong magmadali, huwag tayong mainip, dahil alam ng Panginoon kung kailan nararapat ang isang bagay na para sa atin. At katulad nga ng kwento ni Susan, natagpuan niya yung tinatawag na the one. So, sa mga, kung sino man sa inyo nakapanood ng aking mga naunang vlogs, no, I have this series regarding dun sa Road to Forever. I always mention this, no, kasi we're talking about relationships, love stories. I just want to remind that forever is not like an instant coffee na nakita mo siya, nakilala mo siya, bigla mo sasabihin sa sarili mo, I finally found my forever. Walang ganon. Okay? It's not an instant thing na biglang-bigla, ayun na. Kaya marami ngayon na nag-iisip na akala nila dahil nakita nila yung gwapo o yung maganda, they already found that forever. Kasi having that part with you should find the one. Yung forever kasi is a road that you will cross together, hand on hand, kapit kamay. Sabi nga, di ba? Parang nung nangako, nung ikinakasal sa dambana, di ba? For better or for worse, for richer and for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Kaya ko nga sinasabi, yung relationship is a journey. Together, hand on hand. Dahil maraming pagdadaanan, susubukin ng panahon, susubukin ng Panginoon ang tibay nyo sa isa't isa upang malaman kung kaya nyong panindigan ang pangako sa isa't isa. And once you cross that bridge and still continuing, no, faithful to that vow,
that's the time na masasabi mo, I finally found my forever. Nagkamali man si Susan no sa una niyang minahal. It's like she's totally out there giving all of her to Ramil. But suddenly, because of that situation, they have to go on separate ways. At sa paglipas ng panahon, dumating kay Susan ang hindi inaasahan na ibinigay sa kanya ng Panginoon. At ngayon, kasama niya isang tao na nagbigay sa kanya ng respeto at pagmamahal. At magkasama silang tinataha ang daanan na yon patungo sa pagmamahalan na walang hanggan. Kaya, ulitin ko, palagi ko sinasabi, ang isang relasyon ay pinatitibay ng tatlong pundasyon. Respeto, tiwala, pagmamahal. At sa ibabaw nun, na nagmimistulang payong sa relasyon na yon, ay ang ating Panginoon. Katulad nga na nabanggit ko nung nakaraan, huwag mo siyang ilalagay sa gitna, huwag mo siyang ilalagay sa gilid. Nararapat siyang nasa ibabaw, katulad ng isang payong na lumulukob. Bakit? Dahil kung katulad ng naglalakad ka sa tirik na init ng araw o sa bumubuhos na ulan, sa ilalim ng payong na yon, mananatili ka habang dinatahak mo ang daan patungo sa dulo. Kaya sana na-inspire kayo ng kwento ni Susan at panatilihing isipin na darating at darating ang inilalaan sa atin ng Panginoon sa nakatakdang panahon. Ayan mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa ating segment na Straight from the Heart. And this is Dadrick again talking about the reality of life. And mega shout out again to you, Joseph Ryan Dimalanta, for your original piece. And I just want to add with my list, no? Mega shout out to Proud Pinoy Fan, Don Lucas Project, Ferdy Esguera, Japinos Channel, Aisha's Mom, John and Lou Channel, Ali Ann, Satoshi Araisang, Lai Alquiros, Jolly TV, Teacher Lovey, Carlin Sidney, Leia Desilia, Judy Reese, Josie Miranda, Jane Cruz, Misa Laquachera, Rio Campo, Jenny's Vlogs, Mark Gopsy, Cez Diday, Christine May Villarin, Urban Creative Lifestyle, Juby James, and Digital Fanboy. And mega shout out to you everybody. Next time, just leave your comments so we can put the list, no? Kasi masyadong mahaba pag lahat ng nadudoon sa ating mga comment sections ang ating lahat pinagbabanggit. Mega shout out sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagsubaybay, sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa aking channel, The Reality of Life. And as I'm always saying, life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. And always remember, I'm not just telling your stories, but I want to help you to change your views and perspective in life. So again, guys, don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that bell and click all so you will not miss any new updates from me. And don't forget to share so we can spread the love and the knowledge. And again, because there's a new thing regarding this lifting of this GCQ this coming January 1. So always keep in mind that COVID-19 is still here. So it's better to be safe than sorry. So it will be better to stay home, stay safe. Thank you very much everybody. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. At sa aking pamilya, Mami, I love you so much. To my two kids, DX and 3H, I love you guys. At sa lahat ng mga OFW, saan man paling tayo ng mundo, sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas, ingat. Stay home, stay safe. God bless us all.